Magandang araw muli sa ating mga manonood and welcome to another episode of SINEPINOY. At ako po ang inyong lingkod, Dr. Gigi Javier Alfonso. At ngayong araw, isang tanyag na historiador ng pelikula ang makakasama natin. Tanyag siya sa pag-recover at pag-repatriate ng mga nawawalang pelikula o tinatawag na lost films na gawa ni Gerardo de Leon, Manuel Conde, Nonoy Marcelo at maraming iba pa. Siya rin ang nagbigay ng daan upang maitatag ang mga flagship programs ng National Commission for Culture and the Arts tulad ng Cinema Region. Isang sikat na archivist, curator at programmer na kilala sa loob at labas ng bansa. Mga kaibigan, please welcome one of the famous historians of Philippine cinema, Mr. Teddy Co. Hi, Teddy. Hello. Hello, Gigi. Maraming salamat po sa inyong pagbati na napaka... Okay ba? Yeah. Oh, it's true. So, kami nagagalak that you're with us. So, ngayon, tell me before I begin. Can you tell me who is Teddy Co? Alam mo, madalas ko rin tinatanong ang sarili ko kung sino ko. Kasi hindi ko alam kung ano talaga yung papel ko. Kasi marami akong ginagampanan eh. No, na minsan, wala sa libro kung ano eh. Kung yung definition kung ano yung ginagawa ko eh. Kasi, basta. Explain. Oo, basta pinapasokan ko lang isang trabaho. Tapos, hindi ko alam kung ano nga talaga yan. Tapos, later on, nalalaman ko, uy, ganito pala ang tawag dyan. Tulad dito, sa kung nakikita ninyo itong poster nito, itong manong, ito yung isang tribute para kay Jerry De Leon nung bago siyang, nung kamamatay lang yan, tapos dineklara siyang national artist for film, 1981. Tapos nung 1982, yung ECP, Experimental Cinema of the Philippines, ay inuutos nila si Lino Broca na magbuo ng isang komite. Komite na para hanapin yung mga pelikula ni Jerry. Ni Jerry De Leon at sa ano naman, napasama na po, naman ako dito sa grupong ito. No, na kinabibilangan si nina yung mga film critic na si Hami Soto, no, poster yung designer. Yung grupo na yun, ano? No, poster designer Vic De Lotavo, yes, yung yes. Writer Pat Cleto at naging kasapi ako dito sa ano na sa grupo ito at napunta sa akin yung trabahong hanapin yung mga pelikula. Yun ang binigay sa yung ano, parte, 'di ba? So researcher in Mowell Fund Film Institute in 1984 to 1990. So doon ba nag-umpisa yung interest mo or way before? Hindi, nauna nga ito eh. Kasi actually, ang sa totoo lang, dito sa UP talaga anong taon na nga yan? Oo. Pumasok ko dito, no, yung student number ko, 75. Ayun. Oo. 1975. No, eh kaso eh pagpasok ko actually ang nilista kong kurso is mass communication pero hindi ko naman tinuloy. At kasi ang talagang gusto ko ay film. Cinema. Wala pa eh kaso 1975 wala pa eh, no. Kahit anumang eskwela sa Pilipinas wala pa, kailangan mag-abroad ka. At wala naman akong, hindi naman ako nagkaroon ng oportunidad para makapag-abroad, mag-aral, no, katulad ng iba. At dito na lang ako nanatili sa UP. Ang maganda naman dito sa UP nung araw, UP Diliman, yung nakaroon tayo ng UP Film Center. No? Correct. Na wala pa yung sinehan dito, wala pa yung sine Adarna. Ang UP Film Center na tinayo ni Virginia Moreno. Nasakal pa yun. Nasa College of Arts and Letters. No? At isang maliit na kwarto lang. Diyan ang mga film at screenings. AS pa ang tawag nung araw. AS. Tapos minsan may palabas naman dyan sa AS Theater. No? Maliit na teatro lang yan. No? So, doon
doon isa doon nag-umpisa sa yung mga mm-hmm. yung hilig ko. Correct. Sa pelikula sa pelikulang Pilipino at pelikulang international dahil ang daming klaseng pelikulang pinapalabas noon. I was going to ask you about Jerry De Leon, Manuel Conde, Nonoy Marcelo, yung mga pelikula nila na hinanap mo and also like Brides of Sulu. Mm-hmm. Diba? Mm-hmm. Can you tell us more about that process? Ano bang method mo? Ano bang, saan ka nag-umpisa? Parang gano'n. Alam ko, sabi mo nga kung saan ka lang nandun, pero please go ahead. Yun na nga. Hindi naman sa nahirapan ako, pero kasi I have an innate curiosity about things. Eh, no? Wala akong nalalaman dyan eh. Pero sige, alamin natin. No? Mm. Sige, nasabay yung mga pelikula. Eh, wala tayong archives noon eh. No? Oh. Kung di hanapin mo, oh, paano mo hanapin? Meron ba tayong manual dyan, libro? Wala eh. Meron ba tayong internet? 1970s, 1980s, wala eh. Oh, kaya, mapipilitan kang gumamit ng sarili mong paraan. No? Maghanap ka ng sarili mong estilo, sarili mong research, no? At kailangan talaga, no? Talagang immersion, no? Alam mo, yung sa pagpapahanap ng mga pelikula ni Manong Jerry, ang unang ginawa namin, no, ay nilista namin. O ano bang may filmography muna, no? Nabuti na lang yung manunuri noon, yung si Hami Soto, meron na siyang ginawang filmography. O tapos titingnan natin, oh, alin bang available dito? At kung available man, may kopya ba? Saan bang, sino bang producer? Yun. So, iniisa-isa namin. Pero ang hirap kasi, merong nakalista nga na, naman dyan, no? Halimbawa, isang pamagat ng ano, halimbawa, sa Wasalumang Simborio, tapos tatanong yung producer, premier, may kopya ba kayo? Ay, wala. Oh. Ayun. Ang daming wala. No? Pero, nakahanap din tayo ng mga 13 kopya ng iba-ibang pelikula. Ayun. No. So, karamihan dyan, actually, yung mga gawa ng mga independent companies, hindi yung galing sa premier. Hindi doon sa malalaking studio. Tapos, yung pangalawang problema, okay, nahanap mo na yung print ng pelikula, may kopya pala. Nung nakita mo, amoy yung suka, okay, sirang-sirana. Naku, paano ba natin papalabasin ito sa sinihan? Sira na nga. Tapos, kaya restoration. Oo, mas lalong masisira pa pag pinadaan mo sa projector. Edi, pa-restore natin. Naku, ano ba yun? Aralin din uli. Aralin din uli. 1982, meron pa ba tayong restoration? Wala pa. Wala pa. Ganun din ang nangyari sa iyo sa pagtatag ng cinema region. Mm. Diba? Parang, how do you now get people to be enthusiastic about it? You were part of NCCA National Committee on Cinema at that time. Mm-hmm. So how did you start that? Well, I have to give some credit to my partner here, no, si Dr. Mike Rapatan. No? He's a manunuri from professor at De La Salle University. He was the chairman of the Cinema Committee at that time, no, 2008. No? Yung term niya, yung term namin, 2008 to 2010. Siya yung chairman, ako yung vice chairman. So, nag-cooperate naman kami at nagbigay siya ng mga instruction. No? Ito, kung paano yung gagawin natin, yung management structure. No? Tapos, tulad din sa kay Jerry De Leon, binigay din sa akin yung responsibilidad para hanapin yung mga pelikula. Ikaw talaga ang taga-hanapan. Sabi ko, unang edition namin, 2009, nako. Ayan na naman. Nasaan ba yung mga pelikula? Kailangan hanapin mo rin sa mga probinsya dahil nandiyan yung mga filmmakers. Mm. No? Pero hindi naman kami nag-umpisa sa zero kasi yung 2008, earlier than that, no, nagkakaroon na tayo ng mga regional films, yes, pinapalabas. Right. Alam mo, sa Cebu, meron ang gumagawa. Tapos sa Bacolod,
yung grupo ni Peke Galiaga sa correct. Sa University of St. LaSalle, meron na sila mga output. No? Pero at the same time, even before that, di ba, meron mga Visayan films. And, oh, yes. And ano, it was there already. In the 1950s and 60s up to the 70s, there used to be a Visayan movie industry. Correct. Oh, and I think in those 3 to 4 decades, they produced almost 200 titles. Yun na lang ang problema. Saan mga nagpunta yan? Ayun, yung iba, yung karamihan, kasi ang market nila nasa Visayas at Mindanao lang. Yes. No? Kung saan maraming nagsasalita ng ano, no? yan ang lingwahe nila, no? yung Bisaya. At bihira lang pinapalabas dito sa Maynila, no? Paminsan-minsan. Kaya yung mga kopya, nandiyan sa, nakatago dyan sa Bisaya, sa Cebu. Mm-hmm. O eh, nung pinunta ako sa mga ilang film companies, eh talagang wala na yung kumpanya, wala. Tapos wala na rin films. I mean, it's the same problem as in Manila, walang archives. Oh, no. Can you imagine that? Oh, so even that, nagkaroon ka rin ng push for coming out with various film festivals and retrospectives, di ba? Mm. So yun yung nangyari and yung mga pelikula, 1980s yun eh. And up to the present, what I just want you to tell us, what is a good program or you know, a good film programmer like you. So what do you do? How will you say, oh, ito, okay ito, kasama itong pelikula na ito, and so on? Well, actually, hindi ka pwede maging film programmer kung hindi mo mahal ang pelikula. No? At hindi lang Filipino films, kundi international films, lahat-lahat. Ibig kong sabihin, kailangan panoorin mo lahat. Alam mo. Oo, kasi kung hindi mapanoorin, eh, paano mong malalaman na ganito? Eh, hindi naman pwede, wala naman tayong kodigo niya. Uy, itong dapat, yan. Or, you know, pwede, maghanap ka na ibang otoridad na mas nakakaalam sa iyo, no? Eh, nandito tayo, eh, yung, alam ba, yung mga eksperto sa foreign film, karamihan nasa abroad, eh. Mga international film critic. O mga eksperto sa Tagalog, sa Filipino films. So, meron naman tayo dito, no? Mga natatanyag na critics tulad ni Nick Chongson, si National Artist Ben Lombera, no? Yan. Yan. Pwede naman nating gawing reference sila. Pagdating sa independent films, ayan, nandiyan si Nick Diocampo. Marami naman pwedeng lapitan. Kaya lang, walang substitute sa kung programmer ka, walang substitute sa yung ikaw mismo ang pupunta sa mga film showing, no? Mga film screenings at papanoorin mo mismo. Ikaw mismo ang manunod ng pelikula, no? Tapos doon ka makakaroon ng ideya na uy, bagay ito doon, o bagay ito, palabas yan, dapat. Ay, ito pwedeng ano, itong dalawa dito, itong dalawa pwede kong buuin ng isang film program on women in film. O ito naman mga nostalgia, mga ganun. Ngayon, magagawa mo lang yan pag nakapanood ka ng maraming pelikula. Then you can form a basis for comparison. And then, yung sa mind mo, mag-iisip ka lang classification. Correct. No? Kumbaga, para sa isang scientist, hanapin mo na, oy! Typography. Typography. Oh, itong tatlong pelikula, magkasama yan. Yung tema nila kasi, korektado eh. Oh, itong apat, yan, pwede dyan, ganun. Itong lima dyan, isang show, isang program yan, kasi isang director yan. Correct. Pwede kang gumawa ng festival for a particular filmmaker. Tapos, dapat alamin mo na, may kopya yan. Diba? At kung saan kukunin, at you know, saan mo hihingi yung pelikula. Kasi kung, bali wala naman kung magpaprogram ka, wala namang kopya yung film, no? O kaya na, wala, no? Sa dami ng ginawa mo, Teddy, sa dami ng yung projects, at as commissioner of NCCA since 2004, di ba? You've been there. At saka Film Development Council of the Philippines. Palaging andiyan ka rin. So, ano ang pinaka-highlight ng iyong career? Ano ang yung talagang you're proud of, parang legacy mo, and actually, hindi ko naman hinahanap yung highlight. Puro low light. may ilaw naman. That's not true. Nako, kilalang kilala ka dyan sa film. Isa sa yung
nangyari ito nung isang linggo, no, na pinalabas sa Trinoma, yung ano, isang pelikula lang nahanap ko nung 1982. Okay. No, para sa programang ito, no, manong Gerardo de Leon and his films, no. Mm-hmm. Ito yung naging opening film dito, 1982, September 12, 1982, birthday din ni Manong, pinalabas namin sa Manila Film Center. At akala namin kasi nasira na yung pelikula, no? Nung pinalabas namin kasi, damaged na siya eh. Siguro tatlong beses siya naipit sa projector at nasunog yung ilang frames, no? Kaya putol-putol. Pero, sa ano naman, sa kagandang palad na may kopya namang naiwan, no, na yung original copy natira naman, no. Okay. Natira naman sa unang-una nandiyan sa PIA, tapos nilipad diyan sa FDCP, no. And it was still in good condition in a way. Yes, pero, well, film kasi is ano, basta hindi masyadong mainit, no, hindi nakabilid sa araw. Intact. Pwede pa 'yon, no. Oo. So pwede ma-enhance din. Oh, pwede ma-enhance. So, na-survive yung kopya, no? Mm-hmm. At least, hindi naman siya natunaw. Pero ang pinaka-exciting part dito, yung paghanap niyan. Oo. Kasi anong akala yung na? Yung din ang tatanungin ko, kasi kumisan, yung iba nasa ibang bansa. Oo. Diba? Ay, marami so, tayong pelikula ang nasa ibang bansa na pwede pang recover. Mm-hmm. No? Pati mga pelikula ni Manong, siguro may tatlo, I'm apat sure pa pwedeng i-recover. Oo. Oo. Kung may gustong gawing project yan, pwede, no? Kasi repatriation yan, tsaka anong this tawag yan? This is part of our cultural heritage. It's part of our cultural heritage, no? Nung araw, alam ko, nung 80s, nung hinanap ko yung mga pelikula, walang pinag-usapan na, oy, heritage ito, no? Mm-hmm. Cultural preservation. The word heritage did not exist. Pero film is now so important. It's very important, really. Oh, lahat ng bansa talaga may film industry and film is now considered a very important art form, no? No? Kaya yan na, no, napaka-importante ang magkaroon tayo ng sense ng film history natin. At paano ba tayo makakaroon ng film history kung wala tayong films, di ba? So anong mga institution ang sumusuporta sa iyo dito sa mga ginagawa mong okay, paglala, dati ito kasi bringing in all these films. Hindi naman iba-iba eh kasi kasi wala naman talagang isang matinong programa ng ang state no na oy, let's preserve all these films, let's ano. Kasi as of 1982, no, even as late as the late 20th century, the early 20th century, wala pa tayong film archives. Kaya gusto kong ipakita mo tong libro na to eh. Oo. Would you like to show that? Oh, ito. So ito yung you edited and published the book, okay. Philippine Cinema, 1897 to 2020. So tell us about this. Yes, ang mga sumula dito, ang dalawang author ay si Gaspar Vival, na siya rin yung publisher, at Dennis Villegas, no. Ngayon, ang qualification nila is ano, hindi naman kasi sila mga academics o film critics, no, or film writers. Pinaka-qualification nila para magsulat dito is they're avid film fans, film buffs. Mm-hmm. Mahilig sila sa pelikulang Pilipino. Ang dami nilang pinanood at ano, pinagsusubaybayan nila yung history at marami rin silang kinolect na article, no? Wonderful. Yan, no, tsaka mga so pati it, mga yeah, movie ads. No? Talagang, so visually, napaka talagang inipo nila hangga't nakaroon sila ng ganoon karaming material, tapos nagpa-consulta rin sila sa iba-ibang tao, tapos tinanong nakatakpo kami, tinanong nila sa akin, paano ba natin ayusin ito? Kaya importante din, di ba, ngayon meron mga nagsasabi, history as chismis. At least ito, evidence-based, di ba? Let's go to, where do you see the future to going for Philippine cinema? Kasi pag ano natin, history, etc. So ano ngayon ang mangyayari? Well, history naman, it comes in cycles, no? Mm-hmm.
minsan babagsak yan, tapos angat ulit, baksak. It's always dependent on new forms. Okay, tatlo yan eh. New technology, halimbawa, nung kung titinam yung mga dekada, unang-una silent films kasi walang sound eh. No? So yung pagpasok nila yung sina Nepomuceno, sina Salombides, yun, nasa silent cinema tayo. Tapos 1932-33 nakaroon tayo ng sound movies. No? Mm-hmm. Kaya nagbago ang pelikula, no? Oy. Kailangan marunong ka ng kumanta, kailangan magandang boses mo. Musical, so. Oo. May mga silent film actors na hindi nila kaya kasi boses ano eh. Hindi maganda boses. Hindi magandang boses, gano'n, no? Okay. Tapos, nung dumating naman yung color, yan, nag-iba ulit. Oo, naman. No? Tapos yung widescreen. Widescreen, no? Diba, sinarama nung araw. Panahon ito ng ano, malalaking sinihan. Kasi correct. Dahil malalaki, no? Napaka, standalone sinihan. Yeah, you know, yung New Frontier, 2,000 plus seats, no? Delta Theater. No? Wala na yan, no? Ngayon, puro mga mini cinemas na. So, depende niyan sa technology. Tapos, pagdating ng... Digital. Digital, nag-iba ulit, no? Mm-hmm. And then streaming. Streaming. Kaya, the distribution has changed. Pati lahat. It changes the whole system. The whole environment. The whole industry, mm-hmm. no? Mm-hmm. Whether mainstream man or independent man. And then it puts the whole film scene, film industry, film in flux. No? So may period na nag-a-adjust yan. No? Tulad itong streaming, ayan. Ngayon, nasa hybrid era na tayo. No? May theatrical theater. Showing, may streaming. No? Ayun. Yun. And in the future, we don't know what new technology will come. Baka, ang inisip ko, baka ano eh, baka wala nang projector eh, wala nang computer eh. Pupunta ka lang sa isang pharmacy, at bibili ka ng isang capsule, nandiyan yung title ng pelikula, tapos kakainumin mo lang. Higa ka lang, nandiyan na. No? Pwede rin ang tawag ko dyan, pharma cinema. Okay yan. So, let me now, meron from here, let me jump into asking you fast questions. Okay. Alright, huh? One word ang answer. Kung may superpower ka, what would it be? To recover all the lost films of Philippine cinema. Because cinema, Philippine cinema is, well. One word, ah? One word, oh. Pwedeng two words. Sige, go ahead. Well, recover, find films, yan. Okay. Working environment, ano ang ideal for a film researcher? Lots of money. Sorry. Go ahead. Actually, internet. Favorite local movie? Marami. Pero, okay. Yung may impact, ha? Yung talagang hanggang ngayon nandito pa sa consciousness. Maynila sa makukunang liwanag. Foreign film. Wala, nothing comes to mind kasi ang dami. Local director. Gerardo de Leon. Foreign director. Orson Welles. Favorite actor, local. too many. Too many? Okay. Leopoldo Salcedo. Okay. So, actress. Again, too many, pero... Nora Honor. Foreign actor. Marlon Brando. Foreign actress. Marilyn Monroe. Oh. Foreign superhero. Oi, Batman. Okay. So thank you very much, Teddy Ko. Maraming salamat. At yan po, nagtatapos ang ating episode ngayong araw. Maraming salamat kay Mr. Teddy Ko
sa pagpapaunlak sa aming imbitasyon ngayong araw. Patuloy po nating tangkilikin ang pelikulang Pilipino. Catch us again next time at TVUP.ph as we bring in another Filipino film artist for a chat. And Dr. Gigi Javier Alfonso, hanggang sa muli, ito ang SINEPINOY. Thank you.